ito na po yung winter na sinasabi. Ay ay ay. Hindi mo na makita yung daan. Naglilik yung airbag natin dito. So bago siya sumabog or whatever, magka problema ng mas malaki, tinawag na natin sa opisina. So papapalitan natin siya ngayon. So ayan mga kabiyero, narito na ako sa truck stop Fly J. So meron dito na gawa ng trailer kung saan meron kaming account para i-charge na lang sa company. Check natin. Then yun, para magawa na. Postman shop. Day 2. Good morning mga kabiyero. Pabalik na ako ng Winnipeg. Sa mga nakikita ko mga nagpo-post ngayon is winter na sa Winnipeg. My goodness. Ayan, dito naman sa kinalalagyan ngayon kung saan ako naroon, wala pang snow ngayon dito. Pero umuulan. Ngayon din man umuulan ngayon pero malimit umuulan. Aaraw ng konti tapos uulan. Tapos yan. Pabalik na tayo ng Winnipeg. So makikita natin kung ano yung itsura ngayon na nag winter storm sa Canada. So yun, doble ingat sa mga kabiyero natin dyan, yung mga lalo na yung mga bumibiyahe ngayon ng BC. Yan, medyo masama ang panahon. Storm, winter storm, unang patak ng snow is storm agad. So yun, at katapos ko na mag pre-trip. Hindi ko na pinakita yung aking pag pre-trip ngayon kasi madilim naman, wala naman kayong makikita. So ganun lagi yung routine, pre-trip bago tayo mag-drive ng 11 hours drive dito sa US, 13 hours sa Canada. So always pre-trip inspection, napaka-importante niyan. Tsaka on route. Tapusin ko lang ito yung pre-trip ko, then sa ilag, then let's go. Dito lang tayo sa cash, wala tayo niya ang ilag. Ticket, kapayara natin sa tulong.
have 2 copy of the receipt, please? Can I park there for a bit? Yeah, as long as you're over against the fence. Okay, thank you, sir. Palapit na ako ng palapit sa Canada. So ito, malakas ang hangin dito ngayon. Kaya medyo hirap yung takbuhan natin kasi yung hangin pasalubong. So medyo pumapatak na rin yung snow. May pakunti-kunti na makulimlim na rin dun. Sigurado makapal yung snow na ating dadatnan sa parting North Dakota. Itong lugar na to talagang napakalakas ng hangin. Kasi open na open siya eh. Simula pa lang pumatak. Wala pa masyadong snow kang makikita sa paligid. Pero malakas yung hangin. So, nandito na ako sa
snow na. Yan. Napakalamig. Manigo muna ako. Bakit ulit tayo tuloy sa ating pagbiyahe. Pauwi. So tapos na ako maligo. Dito sa Amerika, sa Canada is nag-snowstorm. Yun, no? Yung driving condition is kailangan nating baguhin. Magdoble ingat, kumare, triple ang pag-
niya kasi madulas yung daan, lalo pag nagtunaw tapos biglang lalamig ulit. Yan, madulas yan. Yan ang itsura ng unang patak. So madilim ang kalangitan sa Bandaron, nag-i-snow. So welcome to America. Mamaya Canada na tayo, konting oras na lang. So temperature ngayon is negative 5. So yan, oh, nag-yelo na yung aking nung yung wiper ko, nag-yelo na. So yan, namumuo na yung ano, yelo sa windshield. Malinis yung windshield ko kasi wala nang matabihan dito eh. Salubungan kasi ito, walang shoulder. Mahirap makipagsapalaran dyan. Baka kung anong mangyari sa atin dyan, takbo ko na lang 60. Salubungan kasi ito. Ginagawa ko kasi dinudukot ko na lang doon sa labas para mapagpag yung itong sa tapat ko. So ito yung itsura ng ating truck at trailer. Marating na ako rito sa terminal. Uy, puno. Ayan o, puno ko ng yelo. Kasi hindi lalapat yan. Check na natin lahat bago natin iwanan. Post trip. Yun o. Punong-puno ng yelo. Kawawa naman ang yelo to. Perfect tip. Hundred% visible. Dapat. Ilaw. Bago ko iwanan,
clutch, no? So dito na ako sa Winnipeg, magdadrop lang ako ng trailer dito sa yard namin, galing dito sa yard sa Steinbach. So to mukhang storm pa rin. Grabe. So, sobrang tigas nung nadali na yung aking vision. Makuha pa sana sa remedyo. Dito nagsaboy na rito, maputik. Brookside. So yan no, sa mga truck driver dyan na nandito sa Canada at sa US, winter na, so ingat lang lagi, doble ingat. Keep safe always. Samahan ng dasal at doble pag-iingat. Keep safe and keep on trucking.